saksihan ngayong gabi. Kasunod ng panunutok ng laser ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanya mismong kaarawan, ginang natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Bacoor, Cavite. Ilang customer ang mainilad. Makararanas na naman ang water service interruption. Hanggang kailan kaya? Maaksyong paghabol sa truck na nanagasan ng mga pedestrian sa New York sa Amerika. Ang walang habas na pamamaril sa loob ng isang campus sa Michigan. Vilma Santos na paiyak sa kinakaharap na issue ng anak na si Luis Manzano. At ang dagupenya na sumugal sa inaasam ng puso at ngayon nilalasap na ang success. Binaha ang overflow bridge sa Nino Aquino Avenue, Kidapawan City matapos umapaw ang Nuwangan River. Ang pagtaas ng tubig ay dulot ng pag-ulan sa bahagi ng Cotabato Province ngayong araw. Dahil dito, kinansel ang klase sa lahat ng antas sa Kidapawan City at Makilala. Epekto ng trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Igan, pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiyan. Dahil po yan sa panunutok ng China Coast Guard ng laser sa BRP Malapascua sa Ayungin Shoal na pansamantalang ikinabulag ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard. Saksi, si Maki Pulido. Ang panunutok ng laser ng China Coast Guard sa BRP Malapascua ngayong buwan, hindi pala unang pagkakataon na tinapatan ng laser ng China ang mga taga-PCG. Dati na rin tinutukan ng laser ang BRP habagat Hunyo ng nakaraang taon. Blue light ang itinutok noon ng China kumpara sa green light na itinutok sa BRP Malapascua sa Ayungin Shoal. Nagkaroon sila ng temporary blindness din at skin itchiness, no? Yung pangangatin ng balat. This is something that has to be discussed and presented by the Department of Foreign Affairs. Whether international laws were violated by the Chinese Coast Guard. Ayon sa Malacanang, ipinatawag kanina ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Wang Xilian para ihayag ang pagkabahala sa anilay dumadalas at umiigting na mga hakbang ng China laban sa PCG at mga mangingisdang Pinoy. Ang Department of Foreign Affairs naghay ng panibagong diplomatic protest. Bukod sa panunutok ng laser, kinundi na nito ang pangbubuntot, panghaharas, dangerous na maneuvers at illegal radio challenges ng China Coast Guard. Banta raw sa soberanya at seguridad ng Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard vessel na panghihimasok sa ating exclusive economic zone. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nakababahala at nakadidismayang anyay acts of aggression ng China, lalo't kasunod lang ito ng state visit ni Pangulong Marcos sa China, kung saan napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping na idadaan sa diplomasya at dialogo ang di pagkakaunawaan sa teritoryo. Wala pang bagong pahayag ang China sa diplomatic protest ng Pilipinas. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na pag-aari ng China ng Spratlys at ang Pilipinas pangaraw ang nanghihimasok sa kanilang teritoryo nang walang permiso. Yan ay kahit bahagi ng ating EEZ ang Ayungin Shoal, bagay na inayuna ng 2016 arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas. Sa ilalim ng UN Convention on Certain Conventional Weapons, bawal ang paggamit ng lasers na ang talagang layon ay magdulot ng permanenteng pagkabulag. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing na armed attack ang ginawa sa BRP Malapascua. Dapat kausapin na ng Pilipinas ang Amerika para sa isang joint statement na kung maulit ang panunutok ng laser, gagamitin na ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. We just have to notify, I'm not in favor of invoking the treaty right now. No? We just announced that the next time you do this, we will invoke the treaty. And I think that's the last thing that the Chinese would want to allow the U.S. to intervene. Ayon kay U.S. State Department Ned Price, suportado ng Amerika ang kaalyado nilang Pilipinas sa naturang insidente. Mapanghamon at delikado raw ang ginawa ng China na pansamantalang nakabulag sa crew ng barko. Banta raw sa kapayapaan ng rehiyon ang panghihimasok ng China sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Ayon naman sa Chinese Embassy, sa pulong kanina, nagpalitan ng pananaw sina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese Ambassador Wang Xilian kung paano mapapalakas ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China.
Pinag-usapan din kung paano ireresolba ang mga di pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa issue ng teritoryo sa West Philippine Sea. Aprobado na ng Sugar Board ang pag-angkat ng asukal na nakatutulong daw sa pagpapababa ng presyo nito. Sa Kamara naman, ibinulgar ang umano'y sabwatan ng isang negosyante at ilang taga-agriculture department para ipitin ang supply ng sibuyas. Saksi sina Bernadette Reyes at Tina Panganiban Perez. Sa pagtinig kanina sa Kamara, may ibinulgar na modus para ipitin umano ang supply ng sibuyas. Bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Ang tinutukoy niyang bumibili, ang negosyanteng si Lilia Cruz. Kasabwat daw ni Cruz ang ilang taga-Department of Agriculture. Nang tanungin kung sino ang kakuntsaba sa DA, humiling ang co-op leader ng executive session o pulong na hindi pwede isa publiko ang usapan. Pinagbigyan naman ito at isinama sa executive session si Cruz. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Cruz pero sa nakaraang pagdinig, itinanggi ni Cruz na sangkot siya sa onion hoarding. Naungkat din kanina ang tungkol sa mga umano'y nagtalbugang 30 cheque na ibinayad ni Cruz sa mga magsasaka. Meron akong hawak na mga cheque na inisyu mo o yung ahente mo. Pero tumalbog lahat. Your Honors, settled na po ito, Your Honor. Paano na-settle? Nasa aking pangay. Ano itong mga nagsitalbog na checking binigay sa akin ng mga farmers? I invoke my right for to remain silent, Your Honor. Humarap din sa pagdinig ang Wheel Builders o WBI Storage. Nagpapatakbo sila ng cold storage facilities para sa local onions, pero hindi pala ito accredited ng DA. Depensa ng WBI. Sa pagdinig lang nila na lamang dapat pala sila magpa-accredit. Sabi naman ng Bureau of Plant Industry, ngayon pa lang sila nag-a-accredit ng para sa lokal na sibuyas. Ang kadalasang ina-accredit nila ay para sa mga imported na sibuyas. Pagdating naman sa asukal, mapait pa rin para sa marami ang presyo nito sa maraming pamilihan. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Hanggang 95 pesos naman ang kilo ng brown at washed sugar. Bumaba siya pero bumalik din yung presyo niya. Nasa 79 pa rin to 100. Hindi na po namin mababa, ma'am. Ang makatutulong daw para mapababa ang presyo, pag-aangkat ng asukal. We are hoping na yung retail price natin will be somewhere around 85 pesos. Aprobado na ng Sugar Board ang pag-import ng 440,000 metric tons ng asukal. 200,000 metric tons daw ng i-import ay para ibenta sa mga consumer. Habang 240,000 metric tons naman ang buffer o reserbang stock sakaling magkagipitan. Ang higit 1 million metric tons ng asukal na mapoproduce ng bansa ngayong taon, hindi raw sasapat sa inaasahang demand. This will cover supposedly from now until we begin milling next year. Anytime we need it, we can release right away. Instead of waiting for the time na we need sugar, then we have to import. So it's going to take us 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Pabor dito ang samahan ng mga magsasaka na United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED. This assures the market that there is ample supply kahit wala ng sugar milling tapos din yung harvest. So hindi magpapanik yung mga trader na makaubusan. So everything will be steady and stable yung presyo. Pero hindi ang ilang grupo na nagkilos protesta sa tanggapan ng DA kanina. Hindi po totoo na kapag dumating ang imported na asukal ay mumura ang presyo nito at ang masakit po ang gobyerno umaangkat ng agricultural product sa panahon ng nagaanihan. Pero sabi ng Sugar Board, hindi tatamaan ng mga local farmers sa pagpasok ng mga imported na asukal. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes. Ako si Tina Panganiban Perez. Kami ang inyong saksi. Sa mismong kaarawan ng isang ginang, natagpuan siyang patay at lasas ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa Cavite. Ang suspect, katiwala ng pamilya ng biktima na nakuhanan pa ng CCTV. Ating saksiyan.
Naalis bit-bit ang maraming gamit ng mahagip ng CCTV ang lalaking ito bandang alas 4 ng madaling araw noong February 11 sa Bacoor, Cavite. Nilisan niya ang bahay kung saan siya nagtrabaho ng halos 3 linggo. Makalipas ang halos 2 oras, tatagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay ang may-aring si Felicitas Bing Policarpio Soriano, 61 anyos. Doon pa lang sa gate, may mga dugo na. Pagdating doon sa kwarto, doon na nakita ko na yung mother ko na nakadapa. Nangyari ang krimen sa ika-61 kaarawan pa man din ng biktima. Ayon sa SOCO, last sa liegan sanhi ng pagkamatay, hindi pa natatagpuan ang ginamit sa pagpatay ang itinuturong suspect. Ang stay-in helper na si Patrick John Gonzalez alias Buchoy, 21 anyos. Siya raw ang nakuha na ng CCTV na umalis sa bahay noong umaga. Tinangay raw ng suspect ang wallet at cellphone ng biktima. Na-recover din ng pulisya ang umano'y dugo ang damit ng suspect na itinapon niya sa kalapit na creek. May record din daw ng mga reklamo laban sa suspect na mga dating inutangan niya. Ang pamilya ng biktima may alok na pera sa makakapagbigay ng impormasyon para maaresto ang suspect. Sana makonsensya ka, sumuko ka na lang. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ginawa mo na mabait naman yung mga tao sa iyo ron. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi lang inyo. Saksi. Ngayong araw ng pag-ibig, sa pag-iigib muna aasa ang ilang taga Metro Manila at Cavite para sa kanilang supply ng tubig. May panibagong water service interruption kasi ng Maynilad. At kung hanggang kailan yan tatagal, alamin sa live na pagsaksi ni Bam Alegre. Bam? Pia, bago matapos ang Valentine's Day, nag-ghost na naman ang water supply ng ilang lugar sa Southern Metro Manila dahil sa water interruption. 10 gallon lang ng tubig ang pinagkakasya ni Harold Marapaw sa kanilang takoyaki stall sa barangay 185 Maricaban, Pasay. Inipon lang nila ito para lang hindi mapilay ang kanilang 24/7 na kainan. Wala na naman kasing lumalabas na tubig sa kanilang gripo. Ang dami pa naman nilang hugasin. Medyo mahirap dahil kulang sa tubig at hanggang madaling araw kami bukas dahil ayan, marami rin customer kapag gantong oras. Tsaka medyo ayun, kapos na rin sa mga plato. Ayan, kaya gumagamit na rin kami ng mga disposable. Isa Maricaban sa mga apektadong lugar sa inanunsyong water interruption ng Maynilad. Mga lungsod sa Southern Metro Manila at kalapit na lugar sa Cavite ang apektado. Kabilang ang Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Bacoor, Imus, Cavite City, Rosario at Noveleta. Ayon sa Maynila, tatagal ito ngayong Valentine's Day, February 14 hanggang February 17. Nakakaapekto raw ang hanging amihan sa kalidad ng tubig na kanilang idinadaan sa treatment facilities. Mataas yung antas ng turbidity o yung paglabo ng raw water na atin nakukuha mula sa Laguna Lake. So dahil mas malabo ang tubig, mas matagal siya linisin o retreat para gawing inuming tubig. At yan po ang dahilan kung bakit mas mababa po yung ating production sa ating dalawang planta sa south. Dagdag na Maynilad, patuloy ang kanilang mga hakbang para mapabilis ang water production ng kanilang mga planta. Bukod sa patuloy ang ating pagpapalit ng filters sa ating treatment plants, so para mapataas ang production, meron muna tayong pinaiikot na ilang mobile water tankers sa lahat ng affected areas. Pia, oras na bumalik ang water service, bilin na Maynilad, nahayaan munang dumaloy ang tubig sa gripo hanggang sa luminaw ito. Live mula rito sa Pasay para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Gulpi ang inabot ng isang lalaking hinihinalang nagnakaw ng bigas sa Iloilo. Ang nambugbog, mga opisyal ng barangay at ang depensa ng mga opisyal sa pagsaksi ni Rujimar Sukaldito ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sumisigaw at umiiyak pa ang lalaking ito nang pagtulungang igapos ng 2 lalaki sa barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Maya-maya pa, nakatikim siya ng sapak mula sa lalaking nakaitim na t-shirt na sinundan pa ng suntok sa tiyan ng lalaking naka-checkered na damit. Ayon sa concerned citizen, mga opisyal ng barangay Santo Domingo ang 2 lalaking nanakit. Ayon sa mga pulis, hiduli ang lalaki matapos umanong magnakaw ng bigas sa isang tindahan. Batay sa pagsusuri ng mga pulis, may problema sa pag-iisip ang ginulping lalaki. Ang suspect hindi may istorya because nga somehow daw na figure out nila nga daw may psychological defect ang
tao. So ang sabat man lang sa mga barangay official is during the time of pag-arrest ko nila, may grappling ko ng tabo, tinatural ko no, may gasgas. Humarap sa GMA Regional TV si Barangay Kagawad Garlione Hison. Isa sa dalawang lalaking sa video, giit niya, walang masama sa kanyang ginawa. Ang kumalat daw na video ay bahagi lang ng buong pangyayari. Hindi rin umano alam ni Hison na may sakit sa pag-iisip ang lalaki. Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi siya maniniwala rito. Handa raw si Hison sakaling magsampa ng reklamo ang pamilya ng lalaki. Nagtastas ang siper. Dito ko nakita ang binangon. Ang binangway ko sa Gimbuyan, agagagaway kami sa ano mo, sang binangon. Ipinagtanggol naman ng ilang saksi si Hison. Anila, ginawa lang niya ang kanyang trabaho, lalo't may dala umanong patalim ang nahuling lalaki sa kanyang bag. Pagkanto naman de, nga pagkakawad, gibuksan niya ang bag, tapos may binangon sa gili. Wala pang pahayag ang kaanak ng nabugbog na lalaki. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, ako si Rogemar Sokaldito, ang inyong saksi. Isang rider ang sumemplang matapos madulas malapit sa Lubak sa ginagawang skyway sa Malate, Maynila. Saksi, si Chino Gaston. Bago magtanghali kanina, makikita sa CCTV ng Barangay 688 sa Malate, Maynila na nagbabagal ang mga sasakyan at motor dahil sa malaking lubak na ito sa tabi ng ginagawang bahagi ng skyway. Sa katabi ng lubak, may metal plate na nakatakip sa isa pang lubak sa kalsada. Maya-maya pa. Sumemplang ang isang motorcycle delivery rider nang malubak at madulas sa graba. Hindi naman gaanong nasaktan ang rider. Ayon sa barangay, hindi raw ito ang unang beses na may aksidente sa lugar. Nung una pong may nadisgrasya dyan, lumapit na dito, naayos naman po namin yon, nagsettle sila. Ilan lamang ito sa naitalang aksidente sa motor dahil sa mga paghuhukay at road repair sa kalsada sa Metro Manila. Sa datos ng MMDA noong 2022, umaabot sa halos 200 ang vehicular accidents kada araw. Nangungunang dahilan sa aksidente, human error, at nasusundan ng no accident factor o mga hindi maipaliwanag na dahilan base sa police investigation. Sa naitalang aksidente noong 2022, 18 ay dahil sa kondisyon ng kalsada, mga hukay at mga open manhole. Kagaya ng paghukay sa isang project ng Meralco sa Maymia Road, Corner Rojas Boulevard na naipost noon sa social media. Sa litrato, makikitang umusod ang metal plate cover sa kalsada at kita ang malalim na hukay sa ilalim nito. Nang aming puntahan kanina, naibalik na ang mga metal plates. Ayon sa mga vendor na nagtitinda sa lugar, naaalis daw talaga sa dami ng sasakyang tumatapak dito. May nakikita ba kayo na aksidente dyan na tutulas? Wala naman kasi ang mga MMDA, pag medyo lumis yung plate niya, lasa-lasa naman ang mga MMDA agad. Hininga namin ang pahayag ang Meralco at sinabi nitong inaalam pa raw nila ang sanhi ng delay at iba pang detalye tungkol sa kanilang proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Dagdahil sa awi kalsada, kalaboso ang isang lalaking nagpanggap na may koneksyon sa gobyerno para makapanloko. Kasama pa sa kanya mga nabiktima umano ang ilang artista. Saksi si JP Sorian. January 27, nang magpunta sa Malacanang ang 8 individual para sa analay oath-taking daw nila para sa mga posisyon sa gobyerno. Ang kausap nila, isang USEC at isang ASEC mula umano sa Office of the Executive Secretary. Ang problema, wala naman daw oath-taking noong araw na yon. Ayon noon sa Malacanang, nagbayad pa ang 8 ng malaking halaga para makakuha ng posisyon gaya ng Ambassador at Assistant Secretary. Ngayon, arestado na ang suspect, si Edward Yokno Ehe. They have to pay some fees for the processing and all and other fees para makaupo sila on that position. Okay. And it turned out na sa mga pangako ni Yokno, na wala na lahat eh just a scam. Nagkabistuhan ng tutukan umano ng baril ni Ehe ang isang rider dahil sa away kalsada sa BGC Taguig. Nahulihan umano siya ng baril at pampasabog at habang pinoproseso ang reklamong paglabag sa Firearms and Ammunition Act, nalaman ng pulisya sa kanilang records na siya rin ang hinahanap ng PNP na umano'y nasa likod ng possession for sale scam. Bukod yan,
Nabiktima rin umano ng suspect ang mga showbiz personality na sina Rosana Roses at Gwen Garcia sa hiwalay na modus. Doon, nagpakilala raw ang suspect na konektado sa Office of the President at pamilya ng Pangulo, pati sa Office of the Executive Secretary. Yung ininvest nilang pera, they will earn certain interest out of those money na ininvest nila. And after a few payments, hindi na minake good ni Mr. Jokno yung mga napag-usapan nila na investment. Posible raw maharap sa multi-million estafa case si Ehe na nakadetain na sa Camp Crame. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Nagkasakit, ibinenta ng amo sa kaginahasa umano ng kanyang bagong employer. Yan po ang sinapit ng isang OFW na sunod-sunod na pasakit ang inabot sa pagkikipagsapalaran sa Kuwait. Saksi, si Mark Salazar. Isang taong impyerno sa bansang inakala niyang magdadala ng ginhawa sa kanyang buhay. Ang kalbaryo ni Taya, hindi niya tunay na pangalan, nagsimula raw noong Oktubre 2021. Pumasok po sa isang Kuwaiti, tapos po nagtrabaho po ako doon ng 8 buwan. Tapos po pagkalipas po ng 8 buwan, nagkasakit po isang araw. Basta na lang po ako pinaalis ng amo ko. Hindi ko alam, dinala niya ako sa bagong amo. Binenta niya ako ng 1,900 KD sa bago kong amo. 370,000 pesos ang katumbas niyan. Malayo sa sahod niyang katumbas ng 20,000 pesos kada buwan bilang domestic helper. Pagkalipas ko doon sa amo ko ng 2 linggo, nirape ako ng bago kong amo. 3 araw nanghingi ako ng tulong kahit kanino sa social media. So, nag-ano lang ako sa mga government, gaya ng embassy, ng OWA, ng agency, ng polo, lahat, hiningi ako ng tulong. Walang tumutulong sa akin. Ginawa ko, tumakas ako. Napunta ako sa shelter. Bago mapunta sa shelter, naipa-aresto pa raw niya ang among gumahasa. Pero nakalaya rin ito agad. Taliwas daw sa unang siniguro ng abogado ng embahada. Hindi siya nakulong. Nakalabas siya yun. Samantalang sabi niya sa akin nun, makukulong yan habang buhay. Death penalty yan, sinasabi ko sa iyo. At kahit nasa shelter na sa Kuwait, kalbaryo rin daw ang buhay. Anong oras na kami kumakain, 500 kami. Wala lang kaming pwesto. Minsan, no, 5 araw, wala kaming aircon, nakasarado lahat. Inabol na namin, hininga namin. 3 buwan na si Taya sa Pilipinas at kasalukuyang nasa pangangalaga ng abogado ng recruitment agency ni Jollibee Ranara, ang OFW na pinatay sa Kuwait. Pero sabi ni Taya, wala rin daw siyang tulong na nakuha sa ating gobyerno. Sinabihan nila kami na maayos kami pagdating sa airport. Kaya pagdating sa airport, wala rin kami nakuhang tulong. Umuwi kami namang walang-wala. Pero ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sila ang gumastos sa repatriation ni Taya. At lumalabas sa kanilang record na nakakuha si Taya ng 20,000 balik Pilipinas cash assistance at TESDA scholarship. Dati na rin sinabi ni Ignacio na posibleng naipon lang nung nagdaang Pasko ang mga nagsisiksikan sa shelter sa Kuwait. Kaugnay naman ang kasong rape, nagpadala na raw sila ng sulat sa ating embahada sa Kuwait para alamin ang naging resolusyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Halos 6,000 gusali sa Metro Manila ang nakatakdang isailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bahagi po ito ng paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol o ang kung tawagin ay the big one. Sa pagdinig ng Senado kanina, sinabi ng DPWH na 2018 pa nagsimula ang kanilang paghahanda. May inilaan daw silang pondo para sa retrofitting ng mga gusali. Itinatayo rin daw sa Pampanga ang alternatibong building ng DPWH na magiging command center sakaling magkalindol. Napag-usapan ang kahandaan ng bansa sa lindol sa gitna na rin ng naganap na magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria kung saan umabot na sa mahigit 37,000 ang namatay. Arestado ang isang call center agent na sangkot umano sa online kalaswaan. Saksi, si John Consulta. Amen, ha? Sa lang, sa paglabag mo sa antay mo sa ito, ha? Online sexual abuse.
Hindi na nakapalag ang target na call center agent na si Erwin Bernardino nang salakayan ng mga taga-NBI ang kanyang apartment sa Sampaloc, Maynila. Inabutan pang kasama ni Bernardino ang isang minor de edad. Ang modus ng suspect, inaabuso ang mga kabataan habang binibidyohan para sa kanyang negosyong online kalaswaan. Kapag merong kliyente no, na nagustuhan yung offer niya online, kumihingi siya ng subscription fee. Matapos magbayad ng client ng subscription fee, padadalhan niya ito ng link and then doon ma-access nung client yung iba't ibang child sexual abuse and exploitation materials at karamihan nito ay mga batang lalaki. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit niya ito nagawa, ang kanyang sagot? Curiosity po. Curiosity? Sa mga nadamay paumanhin po, hindi ko na po ulitin, sir. At kung may pagkakataon na magbabago po, magbabago po. Nirecommend natin na sampahan siya sa paglabag ng RA 11930. Ito yung tinatawag nating Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Sinusuri na ang cellphone ng suspect para matrack ang iba pang naging biktima sa kanyang krimen. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Umabaw na naman ang kilig sa mga mass wedding sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Valentine's Day. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, dumarami nang muli ang mga nagpapakasal. Saksi, si Maris Umali. Paano nga ba magpahayag ng pagmamahal? Pagbibigay ng regalo? Bouquet? Ang mga bouquet ngayon, hindi na lang flowers ang laman. Sa isang flower shop sa Baguio, may pa-strawberry, itlog, at bigas. Sabi na nagtitinda nito, maganda rin creative at practical sa pagpaparamdam ng feelings. Sa isang mass wedding sa Cavite, practical din daw ang bouquet ng mga bride na match sa kanilang garden-themed wedding. Ang laman nito, masusustansyang gulay. Pagkatapos ng kasalan, pwede na nga raw igisang mga ito, lalo't meron ng sibuyas na literal na mahal ngayon. Pero wala raw makahihigit sa pagmamahalan ng mga magsing-irog na nagpalitan ng I do. May mass wedding din sa Ilagan, Isabela at Dapitan City ngayong Araw ng Mga Puso. Sa San Juan City, 63 magkasintahan ang nag-isang dibdib sa mass civil wedding. Kabilang dyan ang against all odds na pag-iibigan daw ng 51 anyos na single mom na si Jesusa at ang 26 anyos niyang nobyong si Dennis. Kasi napakabuti niya eh. Mabait. 100% hindi kita iiwanan sa hirap at ginawa. Siya naman, pinaglaban niyo. Iba pa rin yung legal. Iba pa rin yung legal na nagsasama. Sa kabuuang bilang ng mga inirehistrong kasal sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na mas pinipili pa rin daw ng mga magkasintahang ikasal sa civil ceremony na umabot na sa 39.6% o mahigit 140,000 noong 2021. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng halos 50% ang mga inirehistrong kasal noong 2021 kumpara noong 2020. Posible raw na ang pagluluwag ng quarantine restrictions ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga ikinakasal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Susunod na, Universidad sa Michigan binulabog ng pamamaril. Mensahe ni Vilma Santos, anak na si Luis Manzano, sa gitna ng kinakaharap nitong issue. At ang kwentong success ng chef na kinilala ang galing sa Asia. Magbabalik ka! Saksi! Ang pinakauna kong nabook noon na magazine was the Candy Magazine. Hindi ko akalain na magiging artista ako. Wala talaga. Sabi ng mama at papa ko, kapag kumita ako ng 10 piso, yung 9 na piso, itago ko. Yung piso, yun yung panggastos ko.
may nagbalik sang cellphone, kag may nagbalik sang cash nga 2,500 pesos nga hindi ilak. Nalipay gid ako as a teacher nga ang ini nga inisyatibo naka-create sang positive change sa mga estudyante. Ako mismo naka-experience ang una nga hindi makakuha sang staff choice. Galing sa dalayan kong hampang, dito ko nakita nga may aragal isang mga techniques at strategies nga pwede mo gamiton at makabulig si imo para makakadaog ka sa mga staff choice. Umabot hanggang sidewalk ang habulan ng isang truck at police mobile sa New York City sa Amerika. Muntik pang masagasaan ng truck ang isang pedestrian pero nakatalon siya kaya nakaiwas. Ayon sa pulisya, sinubukan ng driver ng truck na takasan ang mga sumita sa kanyang pulis. Nahuli rin ang suspect. Walo ang sugatan sa insidente kabilang na ang isang pulis. Sa Michigan State University naman, nagtakbuhan ang mga tao matapos walang habas na mamaril ang isang lalaki. Tatlo ang patay habang lima naman ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nagbaril sa sarili ang 43 anyos na suspect. Pinaalam pa ang motibo sa pamamaril. Susunod na, pagsabog sa United Kingdom ng bombang mula pa noong World War II. At kwentong success ng Pinay na nagkamit ng matamis na pagkilala abroad. Magbabalik ka! Saksi! Bato niya parang ublong siya, tapos kapitan po ng alambre para po mahigpit yung tali, tapos lagyan din ng tela para mukhang galamay po ng pugita po, para po yung pugita po sumusunod yan pag hinihila-hila mo yan dun silalim ng dagat po. Kaya po yun, kinakagat kasi, yung pugita kasi may ano yan, dalawang mata yan, tapos yung mata niya, ganito yung forma ng mata niya. Tapos yung dito, banda dito sa ilalim ng mata niya, banda sa liig niya, may circle kasi yan, ang lingin sa ilalim niya. Yan, kinakagat ko yan kasi pag mapisa yon mawala na po ng lakas yung pugita po. Hindi na talaga yan kakapit kahit saan-saan. Iba na din yun ng kulay, biglang pumuti na po yan.
Hindi naman po, delikado yung pagkagat ko po kasi po sa simula pa elementary pa ako, tinuruan na po ako ng aking ama kung paano kaligtas. Ang iwasan lang po is yung ano niya po, yung bibig niya kasi may ngipin yun at saka yung ngipin niya medyo matalim talaga yun. Kailangan talaga na di talaga didikit sa balat mo para hindi ka makagat po. Biglang sumabog ang isang World War II na bomba sa Great Yarmouth sa Norfolk, United Kingdom. Ito ay habang sinusubukan ng mga otoridad na isaayos ito para sana sa isang controlled explosion. Wala namang naitalang sugatan sa pagsabog. Ang bomba ay nadiskubre habang nagsasagawa ng dredging sa isang ilog. Sakto ngayong Valentine's Day ang kwento ng Pinay na nakinig at sinunod ang kanyang puso. Nakamit niya ang pagkilala bilang Asia's Best Female Chef at ang malinamnam na success! Maganda na raw ang posisyon sa trabaho noon ng Certified Public Accountant at tubong dagupan na si Johan C. Pero sa pagnanais na sundin ang kanyang puso, iniwan niya ang corporate world para mag-enroll sa culinary school sa ibang bansa. Nagulat kami. Bakit kako? Mama, passion ko talaga ito eh. Bata pa lang daw ay nahilig na si Johan sa mga gawain sa kusina. Gaya ng paghahanda ng mga lulutuing ulam ng kanyang pamilya. Mama, ako ng tagahalo. Ano pang babalatan? Mga ganun ba yung magbabala ng sibuyas, magbabala ng ano-ano? Di lang nagbunga kundi umarangkada ang kanyang hard work. Kinilala si Johan bilang Asia's Best Female Chef 2023 ng isang award-giving body. Noong 2021, kinilala rin siya bilang Chef of the Year ng World Gourmet Awards. Siya ngayon ang head chef ng isang kilalang restaurant sa Singapore. Patunay si Johan na sa pagluto, angat din ang galing ng Pinoy. At kapag sinunod ang puso at tinapatan ng pagpupursige, hindi maglalaon, malalasap din ang success! At dyan iigan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!